Hello, good morning, good evening sa mansulok ng mundo. Itong video na to para sa mga bago lang dito sa larangan ng YT. So ako, hindi ako naniniwala sa lahat ng sinasabi nila. Although, binigyan ka ng mess, nagbigay sa'yo ng message si YT, dun ka maniniwala. Kung wala naman siyang pinapadala sa iyong sulat, huwag ka maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao. Kasi sabi-sabi lang naman nila yan. Aka-aka lang yan. Pag once na, tulad ko, nung na-demonetize ako, nagbigay ng message sa akin si Lolo, si YT. Sabi niya, use content ako. Yun ang pagkakamali ko. Pag once na na-demonetize ka, meron kang na-violent. Yung, ano ba yung use content? Yung use content, ginamit mo yung video ng iba na hindi ka nagpaalam na yun, use content po yun, pwede ko pong ma-strike. Pwede kang strike nung mayari ng video kung wala kang paintulot sa kanya. Kaya yung mga bago-bago po dyan, huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Although, pinadalang ka ng sulat ni YT, doon ka maniwala. Basahin mo lang yun hanggang ibaba. Kasi ako, nung nagka-use content ako, pinadalan ako ni YT ng sulat, and then at maghintay ako ng after 1 month bago bumalik ang aking ads, mga ads sa mga video. So nagwaiting lang ako. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga sabi-sabi, mga bawal na yung ganito, ganon, hindi po totoo. Although binadalang kayo ng sulat, yun po ang bawal. Dahil tsaka yung mga may ginagawang hindi maganda, talagang yun, malalamin talaga ni Lolo yun, dahil matalino si Lolo, matalino. Kaya kung gusto, siyempre babasihan yan sa mga kung kailan ka nag-start mag-YT, kung kailan ka na monetize, tapos kababago mo lang monetize, tapos ang bilis ng tumaas ng ano mo, di ba? Siyempre matitris yun ni Lolo, kaya huwag kayong magmadali. Yung dikitan, wala namang problema yan. Basta, pagka monetize kayo, maraming bawal. Dapat, huwag tayong gagawa ng mga bawal. Yung news po na yon, matagal na po yon, nung April na yon. Kaya po, ngayon, hindi na ako maniniwala sa mga sabi-sabi. Although, pinadala na ako ng sulat ni Lolo, doon ang babasihan ko, doon ako maniniwala. Kaya sana bago kayo maniwala, isipin nyo rin kung may pinadalang sulat sa inyo si Lolo or wala. Saan kasi meron eh. Basta although meron akong nagawang hindi maganda, padadala na ako ng sulat ni Lolo. Tapos gagawin ko na. Ngayon bali magdadalawang buwan na po mula nung bumalik yung aking hats, magdadalawang buwan na. So ngayon wala na po akong nagagawang mali. Mag-ingat lang po tayo, basta alamin natin yung mga bawal ganito, ganun. Alamin lang po natin yun. Iyon po ang dahilan kung bakit tayo nawawalan ng mga ads sa mga video. Kaya po itong video na to para po sa lahat, kasi meron akong naging bisita kagabi. Paano na daw sila ka 1,000 pa lang daw ng kanilang banana. So, natatakot sila. Itong video na to para sa'yo. Huwag kang maniwala. Hindi yung totoo. Ako naniwala ako eh. Pero, although napag-isip-isip ko rin na wala naman pinapadalang sulat sa akin si Lolo. Kaya, mas naniniwala ako kay Lolo. Kaya, itong video na to para sa mga bago, yung mga nagtatanong kagabi sa akin dun sa live ko, eto na po yung kasagutan. Kaya maraming salamat. Basta huwag kayong matakot. Although walang pinadalang sa yung sulat si Lolo, stay ka lang dyan. Tuloy mo lang kung anong ginagawa mo, basta alam mong tama. Maraming salamat. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. Thank you.